106.7 Energy FM. Same, same, pero iba. 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Good evening once again, Metro and Mega Manila. It is now 7:17. Hoy, naka-energy na ba ang lahat? Aba, dapat lang, dahil lalo na pagkaganitong oras, dito ang pinakamasaya. As in, promise. Like there's no tomorrow-ish. Welcome back to the show. Ito po ang Drive Me Crazy, the 6 to 9 show. Kasama pa rin ako, ang kuya mong Chico. Your favorite DJ! Yes! Hanggang alas 9 tayo, ha? At kung gusto mong manood sa live, yes, meron tayong live, no? Hanapin mo lang sa Facebook, Energy FM 106.7. Wow! Paki-follow, like, at share, no? At dyan ka makisaya, makicomment ka dyan. Para masaya ang buhay. Alay mo naman. Si John Eman, speaking of FB Live, oh, sabi niya, pa-shout out po mga tropa kong trainee na sina Angelo at Craig. Salamat. Oh, gaganda ng mga pangalan, Angelo at Craig. Nalala ko tuloy si Craig David. Sa mga batang 90s dyan. Wow! Kilala niyo ba si Craig David? I'm walking away. Yun lang, ilang alam ko. Saka yung isa, ano nga yun? Ano ba yan? I just don't love you no more. Rain outside my window pouring. Why now? You're gone. My fault. I'm sorry. Feeling like a fool. Cause... Basta si Craig David yun. Mga batang 90s, alam nyo yan. Si Tessie Marceliano nanonood dyan from Dubai, UAE. Magandang gabi po. Or minus 4 hours. So magandang hapon po. Wow. Sa mga nasa UAE, mga nasa Middle East, no? Magandang gabi sa mga naghahapunan na sa mga oras na ito, no? Oo, hello po sa lahat ng mga kumakain ngayon or nag-uulam ngayon ng pangat. Rolando, alam mo yung pangat? Kumakain ka nun? Yung pangat, yung ano na, yung pangatlong init na. yun yung pangat na sinasabi ko. Pangatlong panis na. Pangatlong panis. Uy, bakit naman tayo kakain ng... Minsan kasi mas masarap na, di ba? Pagka ba, niluto, masarap naman siya. Pero mas minsan may mga pagkain na mas masarap kapag nireheat, di ba? Yung gano'n, yung naisalang ulit sa pangalawa, pangatlong pagkakataon. Wala lang. Ako lang ba yun? Baka ako nga lang. Just... 7:20. Ano to? Sabi ni Erwin, oy, magandang gabi! Si... Ano to? B. Billy ba? Watching from LA. Lower Angono. Wow! Lower Angono. Hello po sa mga nakatira sa mga lower-lower. Dito sa Pilipinas, uso sa atin yan, di ba? Lower Bicutan. Ano ba, Rolando? Lower Antip... Mayroon man ganun? Lower Antipolo. Mayroon, di ba? Oh. May lower Angono pala. Hindi ko alam, ha? Ngayon ko lang nalaman yan. O iniimbento mo lang yan. Mayroon ba? Hindi ko alam. Hindi ko sure. Sabi dito, lower back pain. Yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari, no, sa mga kaidaran ko, no, at least yung mga ganong range, no. Yan ang nangyayari sa atin, lower back pain, sabi ni Ice. Oh, meron din palang entry ang mga taga Cubao, di ba? Tagalog nga lang, Cubao ilalim. Cubao ibabaw, Cubao ilalim. Oo. So pwede naman. Oo nga, ba't hindi tawaging ano? Lower Cubao. Upper Cubao. Sasakay ka ng bus, no? Hey, excuse me. Is your route? Is your route? are you gonna pass by Lower Cubao?
or upper kubaw? Na bad trip. Bad trip sa'yo yung conductor. Ang pinagsasabi mo? Duka-duka, sumakay. Sarap. Ay, nako, 722. Pakisigaw naman dyan, Koys from Pampanga, sabi ni Hill Fernandez. Magandang gabi, Hill. How is you? Oo nga. Crossing ibabaw din, crossing ilalim, sabi ni Jay. Ano ba ang mga may ganun? Mga lower, upper, ibabaw, ilalim. Parang yun lang yung alam ko eh. No? Ano to? Hello, Kuya Jix. Greetings po for my family in Pangasinan and Santa Maria. Sino to? Santa Mesa. Santa Mesa pala. From Pangasinan and Santa Mesa, Manila. From Kansas daw. Wow. Hello po. Hello din sa Talantines family ng Binyan. Oy! Hello sa City of Binyan. Sabi ni Christian. Mga kababayan, nice kung malaman nyo. Sabi ni engineer dito, alabang ilalim daw. Sa bagay, pwede naman din. Di ba yung sa Star Mall, no? Ilalim, no? Yung alabang, yung part ng alabang na as I would like to describe it, chaotic. Di ba? Totoo naman ah. Hindi yan chaotic pag hindi yan alabang ilalim. Tama, 'di ba? Pag lalo na kapag pag mga rush hour, no? Kagulo diyan eh. Yung bus, lahat na ng mga sasakyan, motor. Oo, sa sukat naman daw, sabi dito ni Jack, kanan kaliwa. Oo nga no, sukat kanan, sukat kaliwa. Well, well, well. Deep well up hell. Sabi ni Jan, oh, Kuya Chico, kumakasigaw naman 'to. Ingay-ingay. Diba tawag ng tawag? Dede ka ba? Sabi niya, pautang lima mo. Eh, pautang lima mo rin. Wala akong lima. Wala akong lima. Meron pa pala dito sa atin, di ba? Hindi lang upper, lower, taas, baba, kaliwa, kanan. Meron din sa amin ganyan eh. Rosario kaliwa, Rosario kanan. No? Yung dun sa bandang San Pedro. Meron pa. Meron pang ganyan. Yung loob. Loob, labas. Di ba lagi? Tagasan ka. Mandaluyong, labas. Di ba? Ayaw nila lagi sa loob. Gusto nila sa labas. Well, well, well. Eto na nga. 7:25 na. Dami-dami nating ebas. Kailangan ko ng entry nyo dito sa It's Dugtungan Time! Oh, it's Dugtungan Time na. Ang featured hashtag natin para sa gabing ito ay hashtag what if blank. Kayo nang bahala magdugtong. Hashtag what if blank. What is the blank? What is the blank? Oo nga no. Sige nga, tignan nga natin kung anong laman ng isip ninyo dyan sa what if na yan. Ano yung mga wina what if ninyo? Umentry na sa Facebook Live. Mag-comment kayo dyan. No? Energy FM 106.7. Pwede rin tumawag para makasabi ng entry at maka-shout out live no on air. So para tumawag 8721-2429. Again, it's 8721-2429 or 7001-7949. 7001-7949 or 8721-2429. Okay? Okay. Oo nga, maraming salamat kay Ice, no? Kay Ice galing tong topic natin na to eh. Mabuhay ka, Ice. Sabi dito, oh, ni ha 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 hu hu hu, what if GF mo mama mo sa past life mo? Huy, ano ba yan? Ang sakit sa utak naman niya. Sabi ni Brian Carlo, what if umulan ng pera galing sa kalangitan?
pera, pero barya lang. Yun lang. Masakit. Pero makikisahod pa rin ako. Makikisahod pa rin ako. Sabi ni Red, what if batiin mo kami? Ayaw ko! No! Just. What if ako dyan sa... Ano? What if dalaw ako dyan sa Ruby Road lang ako? Sabi ni Polo. Oy, dito. Sa mga gustong dumalaw, no, pwede, no? We are located here at the third floor ng East Square Building sa may Ortigas Avenue, Green Hill, San Juan. Wow! Ano to? Ano yung mga what if, what if, what if? Sabi ni Adrian, what if magka-jowa si Kuya Chico ng foreigner? Wow! Edi malaki. Ang height. Usually naman matatangkad sila, di ba? So, malaki ang pagka foreigner. Foreigner, no? Ano pa? Sabi ni John Lloyd, what if umulan ng bigas kaso nakasako? Eh, hindi ako makikisalo. Pag bumagsak, tsaka ako kukunin. Ano pa? Hashtag what if? Sabi ni what if? Sabi ni Stacy, what if may anak ka pala, Chico? Parang paano mangyayari yan? Kahit nung mga nalasing ako, alam ko kung anong mga pinagagawa ko. What if ginusto ka lang kasi may pera ka, sabi ni LJ. That's just so saddening. Like, I'm gonna cry now. Sabi dito, what if umogi ako? Sabi ni Jomar Belarmino. Malay natin. Ano pa? Sabi ni Israel, ba't ba may palipad-lipad? What if nag-aral ako ng kolehiyo sa kursong may kinalaman sa pag-radyo? Baka mentor ko na si Kuya Chicks. Sabi ni Israel. Malay mo. Pero baka hindi din. Just lang. Sabi dito, what if magliparan lahat ng ipis sa bahay nyo? Eh, may kilala akong may phobia sa ipis. Di siguro nangamatay na din doon. Hindi pwede. Sabi dito, hashtag what if... ano ito? Nabasa ko na. Sabi ni Erwin, what if punitin ko yung suot mong Jonel's brief? Sabi, oh. Eh, baka magulat ka sa bubungad sa'yo. Diyos! Masa huwag kang tatakbo. Charot. Echos. Sabi dito, what if... kasama ako sa papadala sa Mars. Sabi ni Jack. Sana nga. Just lang. Ano pa? Sabi ni Salby, what if mag-inom na tayo? Ewan ko sa'yo, Salby. Oo, kabilang ka sa mga taong puro na lamang amba. Ay, naku. May trust issues na ako sa mga ganyan-ganyan. Sabi ni Mark 24, what if di ka love ng mama mo? So sad, din eh. Wow! Sabi ni Nelson, what if one day you open your eyes and decided to give love another try? Ah? Parang gusto ko yun. Sabi ni Michael, Michael Balagat, what if pautang lima mo, Kuya Chico? Eh di pautang lima mo rin. Kasi nga, wala nga akong lima. Ano kita mapapauta? Ano pa? Sabi dito ni Ivan, what if di ka love ng kausap mo? Eme. Oh, yan sad. Ako feeling ko ganun. Meron akong kausap pero alam mo yun, alam mo yung
yung kung gusto ka man niya pero nararamdaman mong hindi compelling enough yung pagkagusto niya sa iyo, no? Hindi ganoon eh. Kumbaga mababang level lang. Sino mga nakaka-relate, taas kamay. Just. Sabi dito, sabi ni Hill, what if gatroso tapos galiit naman? Ano? Contradicting naman yun. Paano yun? Sabi ni Mariam Cathet, what if our dreams became reality but only the weird ones? Weird nga yun. Kuya Chicks, babati yung asawa kong si Jitendra na nag-work from home. Napaka-unique naman ang pangalan. 7:33, what if magka-jowa ka, sabi ni Interestingly. Sana nga. Sanawa. I hope so. Sabi ito, what if ibenta ko na po yung lola ko, sabi ni Carlo. Ibenta ko yung lola ko. Sira ulo ka. Magiging lolo ka rin. Sana ibenta ka rin pag nagkataon. Dami mong... What if... Sabi, what if ikaw yung nagla-live sa Growler, sabi ni... Hindi yun what if, kasi ako talaga yun. Ina what if mo pa. Sabi dito, hashtag what if may bahay ako sa Forbes Park. Ay! Naway lahat. Naway lahat. May bahay sa Forbes Park. Ay, gusto mo yon, payag ka, may bahay ka sa Forbes Park, pero wala ka talagang pera. Pero may bahay ka. May bahay ka sa Forbes Park. Ako nga lang mo siya, wala kang pera. Ano pa? Sabi dito, what if magkamukha tayo? Ayaw ko! Charot lang. Etchas lang. Sabi dito, what if magpakalbo ka? Hindi rin pwede, magmumukha akong emoji. Na-imagine mo na bang kalbo ako? Magmumukha akong emoji, guys. It's a no for me. It's an ekis. Sabi dito, hashtag what if piso lang ang iPhone 14 Pro Max 1TB. Eh di, uulan ng iPhone. Sabi dito, what if baligtad ang ilong ko, sa taas ang butas, tapos umulan ng malakas. Eh di, bye. Bye to the world. Sabi dito, what if, sabi dito, ito si RJ, hindi ko pwedeng basahin yung entry mo eh. Kasi feeling ko hindi natin medyo mahirap gawing joke kasi yung binanggit mo na yan. Sorry na, baguhin mo na lang. Parang kung tayo-tayo lang, sige, no? Pwede nating sakyan yan. Pero kung live tayo sa radio, hindi natin... No, it's a no. Just... Sabi ni Daniel Guerrero, what if mahalin mo ako? Ah! Ang landi-landi. Ang ganyan, Brad. Marupok pa naman na. Charot. Ay, nako. What if pwede tanungin ang pilay kung saan ang lakad niya? Sira ulo ka. Napakasalbahe mo. Sabi dito, what if palitan kita dyan? Sabi dito, abam, pwede naman. Ang tanong, kaya mo ba? Just, pwede naman. Sabi, what if may girlfriend ka? Naku, naranasan ko na dati, ayaw ko na. Naranasan ko na. Sabi aba, nanonood, nakikinig ang
Napakagandang doktora, oh. Sabi ni Doc Joanne Clarence, what if Starlink na internet ni correspondent? Ah, edi i-sponsoran mo ba, Doc Clarence? Ah, si Doc Clarence ng Clarence Medical Dermatology. Oh, inaantay niya kayo dyan sa Makati, sa may Jupiter Street, yung malapit sa EDSA. Tsaka dun sa may Avida Shop House, Santa Rosa. Doc, ano? Ito na, wala ka na naman magawa, kaya ang dami mo na namang naiisip, Doc, no? Pwede daw, papayag yon, basta isponsoran mo. Pero itetest ko muna kung mabisa ba talaga. Mga 2 months. Itetest ko ng 2 months, tapos saka natin mapagamit. Mag-ingat ka dyan, Doc, ha? What if my 18th month pay? Sabi dito, Eddie. Saya. Sabi dito ni Salvi, what if ampon ka lang at mayaman talaga ang magulang mo? Yan yung magandang, ay, yan yung, ano yun? Ano ulit yun? Iba yung iniisip ko. Ano, what if ampon ka lang at mayaman talaga magulang mo? Oo, no, parang pang teledrama. Ang iniisip ko kasi, ang nasa isip ko, what if mayaman ka talaga, no? At pinaprank ka lang ng magulang mo na hindi pala kayo mayaman. Tapos bandang dulo sasabihin, no? Anak, may sasabihin kami sa'yo. It's a prank, nak! Sa atin talaga yung, ano, yung korehidor. Korehidor! Pwede naman, oh, bakit? Di ba yung isla, di ba? Oo, pinaprank ka lang namin para tignan namin kung marunong kang gumalaw sa buhay, anak. No? Sa atin talaga. Lahat ng mga mall, sa atin talaga yan. Diyos. Ay, nako. Sabi dito, hashtag what if. Ano to? What if 1 million ang sweldo ng bawat tao araw-araw? Sabi ni John Eman. Feeling ko mahirap din yung ganun, ano? 1 million ang sahod natin lahat. Maganda siya, of course. Pero I think magbabago ang takbo ng lipunan, no? Magbabago lahat. Gigits ba? Wag na lang. Ang hirap i-explain. Parang walang pinagkaiba yun sa Schumann Resonance. Alam nyo ba yun? Diba? What if? Sabi ni Now, ako sasagot. Sige, sagutin mo dyan. Mag-usap-usap kayo dyan. Sabi ni RJ, what if magkaka-movie ka sa Viva Max? Anong title? Ano ba ang magandang title ko? Hiram tayo sa mga pelikula ni Kapitan Tutan. Wow! Anong title ko? Siguro... siguro yung may peanut butter paghubad ni Roger. siguro yung title. May peanut butter paghubad ni Roger. Ew. Aroy. Ayoko na nga. Sabi ni Justin, what if may alien talaga, di lang sila nagpapakita sa atin? Alam nyo, ako personally, ako naniniwala talaga ako na may ibang mga beings, no, na hindi lang, ewan ko, ganito na lang, feeling ko, no, sa, with the vast universe, multiverse, no, at kung ano pa mang meron na tawag, feeling ko, it's just selfish to think na tayo lang ang nabubuhay, no, sa entirety. Entirety! Hindi ko na kasi ma-describe. Hirap. Diba? Parang, naisip nyo ba yun? Tayo lang talagang mga tao? Tayo lang talagang nabubuhay sa kabuuan? I don't think so. Malay mo, totoo yung mga Transformers, diba? Autobots! Ay, nako.
7:42. Hello po sa mga hindi ko na mababasa. Ah! So saddening. Bukas na lang ulit. Sa mga hindi ko na nabasa, huwag nang magalit, huwag nang malumbay. Bukas, gawin ulit natin ang hashtagan. Okay? Okay. Pero hindi pa rin tayo tapos, no? Dahil itutuloy natin ang pagsi 6 to 9 dahil sa ating pagbabalik, kailangan nyo ng ikasa, no? Yung mga ikinangingit-ngit ninyo, no? Yung mga dalahin ninyong medyo mabigat, ganyan. Kakasa at ipuputok yan para sa reklamo mo. Iputok mo! Oh. Mamaya ha, kailangan may entry ka rin dyan. Okay? In the meantime, balik tayo sa tugtugan to soothe our minds and souls. Hear something from Joe. Sa awiting No One Else Comes Close to you, no one makes... Siya na lang kakanta para mas maganda. Okay? Ay, nako. Enjoy the music. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo...